Air circuit breaker discharging tipping off only here in the basic channel, your troubleshooting channel. Intro, pasok. Okay, mga pops, meron na naman tayong bagong trouble dito. Troubleshooting. Tayo? Saan natin? Anong problema dito? Nangyari ay nag-trip ang ECP on air circuit breaker at ito ay circuit breaker na hindi nag-trip. Ayun, alamin natin. Ni-check ko na, alamin natin ang load size. Kung ano ba ang cost nang nag-normalize na ang supply, as you can see na makahilaw na, meron ng normal na operation ng mga air circuit breakers natin. Nasa times 10 tayo, times 10. I-short ko lang to para i-verify, para makita nyo. Times 10, i-short natin. Ayan, o. Full deflection. Hawakan ng dalawang prongs para ma-define the resistance. Okay. Let's get it on. Okay, mga boss, nandito tayo sa circuit breaker. Hopefully, nakikita nyo ang metro. Kasi again, sa madalas natin na ginagawa, kasi ground, black to black, kasi ground. Then, itong line na kaiba ng color code, kulay blue, yellow at kulay pula, dati ground line 1. Uyo, line 1 blue, line 2 okay, line 3 okay, line 1 oh. Sakit niyan, trip off ang mga ACB dyan, trip off, nasa resistance tayo eh. Ibig sabihin lang nito, grounded ang line 1 na tumama na sa cable tray or something na tumama sa chassis ground. At napakalalaki ng mga wire na ito. Tinanggal ko ito. Isa lang ito. Okay mga paps, yun lang ang pagka-troubleshoot na post ay nag-trip na air circuit breaker. Again, line 1
line 1, nakasiyat ang breaker, load side, line 1. Line 2. Okay. Line 3. Okay. So, yun lang ang troubleshooting. Ang mangyayari ay i-check sa lahat ng breaker kung nasaan gagaling ang grounded na linya, dahil ang static ground o Meralco ground ay naging iisa na lang, kaya ang ating air circuit breakers na makikita niyo sa picture na tulad nito ay nag-trip o nag-discharge. Yun lang mga paps, like and subscribe to our channel. And again, this is the basic channel. That's it for now. So, ang circuit breaker, line to ground natin, again, in a close-up view. Ground, the chassis ground, papunta ng line 1. Yun. Ayun mga ka-basic. Line 1. Again, line 1. Line 2. Line 2, okay. Line 3. Okay din. So nandito sa line 1. Itong tatlong cable wire na ito ay ayan mga paps. Okay, like and subscribe to our channel. Thank you mga kabasic. At ito ang sample ng air circuit breaker. Nasa normal operation na yan, mga paps. Okay mga paps, like and subscribe to our channel. Yung zero na yan, importante yan. Yung wala na. Okay mga kaps, follow up lang ng troubleshooting kahapon. Saan natin? Oh.
Kahapon lang ha, sinundin ko na itong breaker. At hindi ko talaga I decided na i-shut ito. Hindi ko talaga sila pinatakbo at yung generator nila ang inayaan kong maging power source nila. So ngayon at na-verify na na wala na yung kiosk, hindi ako tumigil ang ganda. Hindi so hanggat na dyan yung kiosk. At verify natin ngayon in a robotic test. Note na yung kahapon ay resistance test. Trying to ground ulit tayo. Chassis ground. Papunta ng line 3. Ayan. Line 3, 150 volt. As you can see, line 3, 150 volt. Line 2, 150 volt. Line 1 is a red, 150 volt. Ito yung shorted kahapon. Ito yung line 3, 150 volt. At pag-usapan naman natin ang naging cost ng drop wall base sa kanilang report. Ang report ay grounded na aircon. So walang laban ng ACB sa grounded na aircon at sa maging ito. Pinprotektahan ng ACB ang kabuuan ng establishment. So yun lang mga paps. Like and subscribe to our channel. Thank you. Again, this is Kabisik Channel. Thank you very much. At ito pa. Ang normal operation na on discharge ni rock in at ni rock out na ito. Dito. Normal operation. Tignan natin yung ibang ACB. At ito paps, a normal operation na isa pang circuit breaker. At ito yung nag-grounded kahapon na ang post ay grounded na compressor ng aircon. Ito mga paps, ang ACB para sa normal on charge, as you can see. At ito naman ang para sa genset ACB ni rock in at ni rock out na rin ito gamit ito. I am restricted, fixed upon the web. I
Itong kabuuan na ito, pag ni-rock in, papasok yan. Papuntang electrical niya. Okay, mga paps. Like and subscribe to our channel. Thank you.